Today guys, ay susolusyonan ko na yung isa sa pinakamalalang problema natin dito sa Pilipinas. Yun ay ang wala akong maisuot. Welcome back to the channel guys. To those who are new here, I am Hans. This is Hans Daily Fashion, the number one Filipino men's fashion channel. Konti lang kami nakakaalam yan, pero sana mas dumami pa tayo. Kaya guys, please share the video, share this channel, para naman mas magaganda pa yung conversations natin sa comment section below. Hindi ko napapatagalin pa, napakasimple lang ng video na to. Papakitaan ko kayo ng 10 basic outfit ideas for Filipinos. Kasi syempre, lahat tayo nakatira dito sa Pilipinas, napakarami nating factors na ikinoconsider kapag bumubuo tayo ng outfit. Isa na dyan yung weather, kasama rin yung mga tao, yung budget, of course. And guys, di ba, alam ko, dahil nanonood kayo ng channel na to, napakarami yung damit, napakarami yung sapatos, pero hirap na hirap tayo mag-isip ng outfit. Kaya this time, sisimplihan na lang natin, meron tayong outfit ideas dito na pwedeng-pwede nyong gayahin para naman di na kayo mahirapan mag-decide at yung brain cells nyo magamit nyo na lang sa ibang bagay instead na mag-iisip pa kung ano nga ba ang isusuot mo. Kasi guys, 9 out of 10 Filipino people ay nahihirapan pumili ng outfit sa umaga. May pa-statistics tayo guys, pero gawa-gawa lang yun. First outfit na agad tayo guys. Napakadaling isuot nito kahit saan talaga, literal, kahit saan pwede mong isuot. All black lang, black shirt, black shorts, and sa baba naman, white socks and white sneakers, which is yung ating New Balance 8. 50s. And of course, dahil maganda to isuot kapag may mga errands ka lang, syempre pinatungan na rin natin to ng ating bag from Superdry. So napakasimpleng outfit lang guys, hindi mo na talaga pag-iisipan kasi makakita ka lang ng black na t-shirt, makakita ka lang ng black na shorts. And yung sa baba, bakit ginawa kong white socks, white sneakers? Para naman meron tayong contrast dun sa ating outfit kasi parehas na dark yung sa taas mo. Para syempre may nangyayari naman dun sa outfit, hindi sobrang boring tingnan. And guys, kaya ako gumamit ng high socks instead of wearing just yung mga ankle socks or yung no-show socks. Kasi guys, di ba, syempre, dito sa Pilipinas, medyo mainit. Medyo lang naman, di ba? Kapag pinawisan guys, yung mula hita, tuhod, hanggang pababa, di ba, papawisan yan. So, yung pawis mo, kapag naka-ankle socks ka lang or foot socks, dadampi yun dun sa lining ng sapatos mo. Ibig sabihin, over time, yung sapatos mo, medyo magkakaroon yan ng mga mapa-mapa or siguro babaho, ganyan. Kaya ako, lagi akong naka-high socks kasi nakakatulong yun para ma-prevent yung ganong klaseng situation. So, lahat ng sapatos ko dyan, guys, fresh yan kahit punta kayo dito, amoy nyo ba? Fresh pa yan, guys. And, next outfit naman, guys. Ito yung outfit na kapag makita nyo ako sa labas, malamang ito yung suot ko. Kasi syempre, laging mainit, so para mas maging cooler yung pakiramdam natin. Ang sinuot ko yung aking oversized white t-shirt from Nico and then black shorts again, yung kanina. And sa baba naman ay yung aking black Nike socks along with my black sneakers na Under Armour Forge 96 Clear Ships. Ito, guys. Ganun din yung idea para naman hindi siya putol-putol. To simplify, guys, yung color blocking natin. White sa taas and then black lahat sa baba. So, napakasimple lang again. Kahit sino kayang-kaya i-pull off yung ganito. At syempre, napakalinis mong tingnan. Parang mabait na tao kasi naka-white shirt ka lang and medyo oversized pa. So, parang napaka-chill lang. And guys, para naman sa inyong may hilig sa colors, ito, syempre, hindi mawawala. Bibigyan ko rin kayo ng outfit na may color. This time around, guys, ang ginamit ko ay aking navy blue na Kanye West shirt. Hindi siya masyadong bright, guys. Medyo subtle lang na addition ng color. So, maganda pa rin siyang tingnan. Very simple and chill pa rin. And sa baba, again, yung ating shorts kanina. And pinatungan ko yun ng aking Adidas na crossbody bag. And of course, black Nike socks. And yung aking Adidas Boost You Wear 2 na sneakers. So guys, kung napapansin nyo, Nike socks, Adidas sneakers. Oh, maganda naman, di ba? Wala namang problema. So guys, huwag kayong maniwala dun sa mga nagsasabi na hindi pwedeng ipagsama yung Nike and Adidas. Kasi as you can see, in this outfit, napakaganda pa rin yung tingnan na pinagsama yung dalawang brands na sinasabi ng iba na hindi pwedeng ipagsama. So guys, di ba napakasakit dun yung pipigilan kayong ipagsama kahit gusto nyo naman na magsama kayo. So ito ngayon guys, pupunta na tayo sa pants department. So medyo nakapants na tayo sa mga susunod nating outfits. Kasi diba guys, syempre sa lalaki parang mas pormado ka kapag nakapantalon over sa shorts, diba? So this time ang ginamit ko lang ay aking Burton menswear na smart pants. Pang formal talaga siya guys, pero pwedeng-pwede nyo gamitin sa casual. So kung marami kayong pants dyan na mga slacks, yung mga hindi nyo ginagamit masyado, yung minsan lang magamit, para naman masulit yung binayad nyo sa slacks. Kasi diba, minsan lang naman may ikasal, minsan lang naman may mga formal events na a-attendan ka. So gumamit kayo ng mga formal pants nyo hanggat gusto nyo. This time guys, pinartneran ko lang siya nung aking gray polo shirt which is from my H&M haul guys. So kung hindi nyo pa napapanood yun, panoorin nyo na yung video ko para makita nyo yung mga sulit na deals na nakuha natin from H&M sa Zalora. And syempre, para mas elevated yung look natin, tinock-in natin yung ating polo shirt and nag-belt tayo. Black leather belt lang para very simple. And pinatungan ko nung aking favorite na leather belt bag from
Urban Revivo. Sa baba naman guys, to keep it simple pa rin, ginamit ko lang yung kanina kong Under Armour na sneakers. Fifth outfit, this is my favorite coffee shop outfit naman guys. Kasi syempre pag nasa coffee shop ka, medyo malamig na dun eh. So kailangan nakapants ka pa rin. Pero di ba ang goal mo kapag magko-coffee shop ay para maging comfortable ka lang, tatambay ka lang, medyo chill. Or siguro pupunta ka dun para mag-work ng konti, dadalhin mo yung laptop mo. Para very chill lang tayo, all black outfit pa rin guys. This time, ginamit ko yung aking super dry shirt na black. As you can see guys, medyo fit tong shirt na ginamit ko dito. So, compared dun sa mga ginamit ko kanina ng mga oversized, this one, ginamit ko to dahil magandang tingnan yung kanyang contrast with the pants. Kasi yung pants na, itong pants na to yon, this is a wide fitting pants. So, maganda siyang tingnan na slim yung taas mo and then wide yung sa baba. Itong pants na to, this one is a pleated trousers from Shopee lang guys. Sobrang mura lang nito. And as you can see, napakaganda nung detail niya guys sa outfit. And guys, dahil nga pang coffee shop tong outfit na to, so kailangan natin ng bag na medyo malaki na magkakasya yung laptop natin. Gumamit ako ng tote bag. Guys, huwag kayong magba-backpack sa mga ganitong situation. For me, yung backpack, ginagamit lang siya kapag uuwi ka ng malayo, so kailangan mo ng maraming gamit. Very good choice kapag ganun. Yung para naman mas madaling bitbitin. Mag-chill ka lang naman, huwag ka na mag-backpack. Gumamit ka na lang ng tote bags kasi guys, in na in ngayon yung tote bags, especially sa mga lalaki. Napakaganda niyang tingnan. This one is a PVC tote bag from the Adventure Bags PH. And sa baba guys, or Anta outdoor style casual shoes, which is my favorite na chunky white sneakers, favorite kong dad shoes na makikita nyo sa isa ko pang video guys. Sobrang ganda ng sneaker na to. Parang ano siya eh, parang alternative siya ng Balenciaga. So dahil medyo budget nga lang tayo dito sa channel na to, kaya ito yung naisip kong parang substitute sa mga Balenciaga tracks kasi napakaganda pa rin yung tingnan. So very similar naman yung style niya. So guys, para may pambili na tayo ng Balenciaga next time, mag-subscribe na kayo sa channel natin, Hans Daily Passion. Share this video to your friends, family, sa mga boyfriend nyo, kung babae ka nanonood, or kung lalaki ka na may boyfriend ka, pwede share mo rin para naman mabawasan na yung oras ng pagde-decide nyo sa outfit. And of course guys, you can also follow me on IG at TheHansDaniel kasi dun kayo ma-update agad-agad kung may bago akong video. And guys, kung gusto nyo ma-update din dito sa YouTube, i-click nyo lang yung notification bell sa baba. And syempre guys, dun sa IG ko, dun rin ako nag-share ng mga bago kong binibiling gamit. So kung interested kayo dyan, i-follow nyo ako sa IG ko at TheHansDaniel. Now guys, let's go to our sixth outfit. I know guys, this one's familiar kasi recently lang pinakita ko tong outfit na to sa aking surplus challenge. Nandito lang yung link, panoorin mo para makita mo ano nga ba yung makikita mo sa loob ng surplus. This one, napakadaling gamitin na outfit. Kung gusto mo lang lumabas again, tumambay, or maglo-lounge ka lang sa lobby ng condo nyo, di ba? Ganyan. Very chill outfit lang. White shirt and then joggers or sweatpants na gray. Ito naman, very light yung combination niya para nga sobrang chill mo lang tingnan. And yes, yung fit ng sweatpants na to guys, dahil nga gusto ko mas chill lang, so very wide fitting lang siya. Lapat na lapat lang siya dun sa ating sneakers, which is yung aking Hummel Edmonton Premium na sneakers. So bagay na bagay siya guys kasi white, gray, and white. Very monochromatic lang and very light. And sa taas naman, nakikita nyo yung parang nakapatong dyan. Pinatungan ko lang yan yung aking sweater. So just in case, di ba, lamigin ka, may sweater kang gagamitin. And of course, additional detail din siya kasi parang may nakaganon eh, di ba? And kapag halimbawa sobrang lamig na, pwede mo siyang itali na parang gawin mo medyo scarf. Di ba? Maganda siyang tingnan as you can see. Going to our seventh look guys. This one, alam ko may susuot ng marami kasi alam ko lahat kayo may maong eh. Very, very chill outfit. As you can see, parang K-pop-ish siya. Tingnan, di ba? Cute lang. Very simple gray oversized shirt sa taas and then yung aking dark gray denim jeans. Huwag nyo na pansinin yung butas sa jeans kasi guys, kaya yan nangyari yung sobrang lumaki yung ganyan, yung hati niya dyan kasi tuwing sinusuot ko, lagi kong nadadanin itong heel ko, parang napupunit siya pa unti-unti. So nakakainis, dapat talaga very clean lang yung itsura niya. So huwag kayong magsuot masyado ng mga punit-punit kasi medyo hindi na siya masyadong uso. And guys, para naman may separation yung ating top and then yung ating pants, gumamit lang ako ng aking black leather belt. And yung sapatos natin dito guys ay yung aking sock ni Shadow 5000. Guys, alam ko hindi kayo sanay mag-tuck in, pero tingnan nyo yung difference nung naka-tuck out yung shirt. Parang lousy siya tingnan, parang hindi mo masyadong pinag-isipan yung outfit. Pero kung i-compare mo dito sa naka-tuck in, di ba? Parang ibang-iba na yung level, guys. So, mag-practice na kayo mag-tuck in. Alam ko sa una medyo nakakailang kasi nga sanay tayo tuck out lang, di ba? Pero once na na-try nyo mag-tuck in, guys, lahat itatuck in nyo na, pati yung suit, pati suit itatuck in nyo. Next outfit naman, guys. Again, this one is also one of my favorites kasi white oversized shirt lang and then black crop
pants. Sobrang simple, sobrang chill nung dating kasi oversized and then yung pants mo cropped lang, so may chance ka na makapag-feature ng maganda mong sneakers. So this time ang ginamit ko yung aking Puma Cell Endura. So napakaganda niyang tingnan guys dito sa ating look kasi may additional pop of color din yung ating sneakers, which is yung medyo neon green, di ba? And then guys, this time gumamit pa rin ako ng belt kahit hindi siya kita kasi syempre minsan makikita siya kapag namumulsa ka ganun, di ba? Ginamit ko lang yung aking snakeskin leather belt from the Modern Tannery. So guys, check them out. Meron din akong ginawang video about belts. Panoorin niyo yan. And to add one final detail sa look guys, gumamit lang ako ng aking sling bag na foil design from Urban Review Bo guys. Next naman guys, this one is for those na para sa mga nasa colder areas na. Medyo gumamit na tayo dito ng mga mahabang sleeves naman. So this time around, gumamit lang ako again, isang plain white shirt sa loob pero meron tayong sweater na black sa labas. So guys, napakaganda niyang tingnan. Especially yung nakikita yung konting detail ng white shirt, di ba, sa sweater nyo. Very simple touch lang pero guys, malaki yung ina-add niyan sa outfit. So try nyo rin yan kung malamig naman sa lugar nyo or kung malamig yung pupuntahan nyo. And sa baba again, slacks lang. Gumamit lang kayo ng formal pants kahit ano. And then syempre sa baba ang ating super dry ng white sneakers. And para naman may additional detail ulit tayo, gumamit ako again ng tote bag. So white tote bag naman to ngayon this time guys. Actually guys, nakuha ko lang tong tote bag na to nung nanalo ako sa isang design competition sa China. So kaya nakikita nyo may mga Chinese siyang sulat. Pero maganda siyang tingnan. Nagagamit ko pa rin. So isipin nyo na lang kung black tote bag pa yan. Di ba parang masyadong over na. Masyadong sobrang black na. Pero kaya ginawa kong white para naman medyo mabalance siya na white sneakers, white tote bag, and then all black outfit. And guys, last outfit natin. Ito para sa mas malamig na to na lugar. Gagamit tayo ng ating navy blue mock neck sweater and yung ating sweat pants na gray. Ay wait, mas maganda pala to. Yung ating cropped pants na black. So this time guys, tinock-in ko lang yung aking oversized mock neck sweater sa ating pants. So napaka simple and chill niyang tingnan. At the same time, medyo parang may elevated or smart look siya. And guys, dahil nga sobrang lamig na. Parang sobrang lamig ah. Itong sweater na to, pinatungan ko pa nung aking black na bomber jacket. Guys, may ginawa rin akong video about bomber jackets. So kung may bomber jacket kayo or kung may balak kayong bumili ng bomber jacket, panoorin nyo muna to para alam nyo kung ano yung dapat gawin. And for a more minimalist look, ginamit ko lang yung aking AK3 classic na chunky socks. So guys, very chill, smart, elevated look. That's it guys. Next time na alis ka, hindi ka na mag-iisip kasi pinakita ko na lahat ng outfits na pwede nyong maisuot. Yung napakasimple lang, madaling buuhin sa kung anong meron ka sa wardrobe mo, madaling dalhin. So guys, wala na. Uwian na. May nanalo na.